Magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik muli ang inyong kaibigan, Pai Peter Vlog. Ang pag-aaralan naman natin uli ngayon ay ang paggawa ng saddle T-hole template. Yung last video natin, napag-aaralan natin ang paggawa natin ng saddle T or ang saddle depth natin. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ito, ang saddle T-hole. Ito uli ang magiging example natin, yung 2 inch na outside diameter niya na 60 at ang kanyang header outside radius ay ang 30 at itong ang ID na 51 o ang brand sa inside radius niya ay 25.5 mm. Ayan ang gagamitin natin na example para dito sa atin na formula. Maliit lang ang gagamitin natin para pagka i-layout natin sa template ay makikita. Kasi pagka malaki, hindi natin gano'n na makikita. Kaya maliit lang ang ginamit kong example para mapakita sa inyo kung paano natin i-layout sa template. Ngayon, ito ang gagamitin natin na formula para sa cutback. Ito rin yung formula na ginamit natin sa pagkuha sa saddle T o ang saddle depth. Ito ang header outside radius minus square root ng header outside radius squared minus open parenthesis at branch sa inside radius, multiply natin ang sign kung ano nga degree. Halimbawa, ang anuhin natin ay 90 degree at 45 degree kasi nga dalawa lang ang gagamitin natin, ang walong hati lang. Kumbaga sa 360, i-divide natin sa 8, kaya meron tayong 90 at 45. Ayun lang ang gagamitin natin. Doon na muna tayo mag-concentrate at pwede rin naman natin itong, alimbawa, kung maglalabing dalawang hati tayo o mas mataas, pagka malaki ang tubo, mas maganda. Pero ang gagamitin ngayon natin ay ito lang, yung dalawang hati lang. Ang 90 at 45 degree na cutback ang atin na gagamitin. Ngayon, ito sa formula na to, ito ang ating execution, yung cutback niya. Ito ang kinuha uli natin kung ano ang outside radius niya na header outside radius. Ito yon 30, ma-minus natin at square root. I-square root uli natin dito sa outside yung radius natin. Yung header outside radius, i-square natin at ma-minus uli natin dito sa branch inside radius. Ito yan. Open parenthesis 25.5, multiply natin ang sine degree, yung magiging cutback natin. At ang kalalabasan ay ito na, 14 mm. Ganun din dito, papalitan lang natin dito ang 45 para sa cutback at itong kalalabasan. Ngayon, kunin natin ngayon dito sa magiging nating horizontal formula. Ito ang gagamitin natin para sa horizontal formula natin. Ayan ang cotangent natin. Then, magdodouble open parenthesis tayo. Then, i-multiply natin itong ano, yung B. Ayan ang branch natin. Yung branch radius natin, ito yung BIR. Ito yan, yung BIR, ito yung branch radius. I-multiply natin ng sign, tapos yung degree, kung ano yung cutback ng ating degree. Then, i-divide natin dito. Sundan nyo lang ito, yung formula na nakalagay dito. Ito nga, i-open parenthesis uli natin, yung header outside radius natin, i-minus natin sa kinalabasan ng cutback. Ito yung cutback na gagamitin natin. Tapos, double close parenthesis, imumultiply natin sa header outside radius at imumultiply uli natin sa cosine na 89 degree. Ito yung formula na para sa horizontal sa paggawa natin ng saddle hole. Ngayon, ito nga ang execution. Sa formula nito, ito ang execution. Ito uli ang example natin. Ito ang magiging example uli natin. Yung B, ayan yung BIR, yung branch sa inside radius, ilalagay lang natin dito. Ayan yung cotangent natin, double open parenthesis, then
yung ating magiging branch inside radius na 25.5, i-multiply natin sa sine 90, kasi ayan ang kukunin natin na cutback, yung 90. Then, i-divide natin. Then, open parenthesis uli natin. Kung ito lang ang ano, i-encode lang natin to sa ating scientific calculator. Isusunod-sunod din lang natin yan. At lalabas ang magiging resulta. Ngayon, yung 30, ito yung kung saan ang galing tong 30 na to. Ito uli yan, yung H, yung header outside radius. Ito yan, yung kalahati, yung radius ng ating header. Ima-minus natin, ito ang cutback. Ito yung 14 millimeter. Ito yung cutback, ima-minus natin. Tapos, double close parenthesis uli. Mumultiply uli natin sa 30. Ito yung header outside radius. Tapos, mumultiply natin ng cosine 89. Para sa 90 yan. Ito ngayon ang magiging resulta niya, 31 mm. Pagka na-include natin ito sa ating scientific calculator at napalo lang natin yung ating example, ito makukuha natin ang resulta para sa ating horizontal formula. Ngayon, para naman dito sa 45, ganun din. Papalitan lang natin itong degree na to. Papalitan lang natin ng 45. Then, i-include uli natin sa ating calculator. Ito ang kalalabasan para sa horizontal formula kasi 90 at 45 ang kinocompute natin. Ngayon, punta naman tayo sa vertical. Ito ang vertical formula. Ang formula niya lang ay yung branch inside radius mumultiply ng sine degree. Ngayon, ang branch inside radius natin ay 25.5, mumultiply lang natin sa sine na 90 degree at ang kalalabasan ay ito, yung 25.5 millimeter. At dito rin sa 45, ganun din, yung 25.5 multiply ng sine 45, ang kalalabasan ay ito. Ngayon, yung formula na ito, ilalagay natin sa template, gagamitin natin siya. Gagawa tayo. So, uli, mayroon akong karton na inihanda. At hindi nga natin ma-layout sa tubo at kasi wala tayong tubo at ang tinatrabaho ngayon namin ay tangkay. Yan, kukunin lang natin, gagawa lang tayo ng cross-section. Kukuha lang tayo dito ng cross-section. Wala muna siyang, kung sa pipe, susukatin natin kung ano yung kailangan natin na sukat. Pero dito gagawa lang tayo ng cross-intersection. Tapos ipoproject natin dito ang mga sukat. Yan, nakagawa na tayo ng cross na intersection. Ngayon, ito ang magiging vertical natin. Ito ang ating horizontal. Kukunin naman natin muna ang sukat ng itong vertical. Kasi ito ang magiging 0 degree natin. At ito ang 0 degree para sa horizontal. Ito ang 0 degree ng vertical. Ngayon, kukunin natin ang sukat ng 45 para sa vertical. Susukatin natin ito. Sukatin natin ang 45 ay 18. Ito ang 18. At ang sukat ng para sa 90 ay 25. 25.5. Ngayon, sa kabila, ganun din. Susukat din tayo dito. Mula dito sa cross intersection, susukat tayo dito ng 18. At susukat tayo dito ng sukat tayo ng 25. Ngayon, isusukat lang din natin. Sukat lang tayo ng pa-vertical uli. So, sukati lang natin ng pa-vertical. Ganon din tong isa.
Kasi ito ang 0, ito yung magiging 45 natin at itong huli ang magiging yan. Sa kabila, ganito rin. Ganito ang pag-layout kung yung sa tubo na to, ganito rin ang gagawin natin. Ito lang eh, nakalapat lang siya kasi nga lang nga tayong tubo. Ayun, ito ang 0 degree natin, ito ang magiging 45 natin, ito ang nagiging 90. Dito rin, ito ang 0 degree natin, ito ang magiging 45 natin, ito yung magiging 90. Dito rin, ito yung 45 natin, ito yung 90 natin. Ito yung vertical. Ito yung vertical. Kukunin naman natin yung lumabas itong sukat nitong ating formula para sa horizontal. Ang 45 niya ay 25 mm. Mula dito uli sa cross intersection natin, susukat tayo ng ilan yon? 25 para sa 45. 25 and sa 90 niya ay 31. Ganon din dito sa kabilang side, sa may baba. Susukat tayo ng 25 at 31. Guguhitan uli natin siya ng pa-horizontal. Guguhitan natin siya ng pa-horizontal uli. Dito rin sa baba, ganun din. Yung sinukatan natin, guguhitan din natin uli ng pa-horizontal. Yan. Ito uli ang 0 natin, ito ang 45 natin, ito uli ang 90, ito ang 45 natin, ito uli ang 90. Ngayon, mula dito sa 0, yan, yung cross-section niya, lalagyan lang natin ang tuldok. Tapos, para dito sa 45, tutuldok uli tayo dito. Tapos pagdating natin dito, tutuldok ulit tayo dito. Pagdating naman dito sa 45, tutuldok ulit natin. Then, pagdating dito, itutuldok ulit natin. Then, nasa ng 45, 90. Ito ulit ang 45 natin. Then, ito ang 0 natin. Then, i-coconnect lang natin uli. Yung mga tinuldukan natin, i-coconnect lang uli natin. Yan, pabilog. Pabilog ang connect natin. Yan, okay. I-coconnect lang natin siya lang hanggang sa makabuo tayo ng hugis bilog. Yan. Ganito ang pag-layout natin sa template or kahit sa tubo na idediretso lang natin pagka nakuha natin ang sukat sa ating kinumpute. Yan. Bilog na siya. Yan. Ganyan ang pag-layout natin sa paggawa natin ng saddle hole. At maraming salamat at sana nakapagbigay na naman ng idea sa inyo kung paano gumawa ng saddle hole. Maraming salamat uli at ingat po kayo.